Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila bistado na nga ang totoong pakay di umano ng pagtakas ni Kataroha. Talagang nagulanta nga itong seremulya sa isiniwalat nga ni Kong Garen dahil di umano sa natuklasan nila na money involves na naman ang nangyari. Magkano na naman ang patong na nakuha? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na magaling talagang silang magplano kung kalokohan na ang kanilang ginagawa. Kaya naman talagang hindi nga ito tinatantanan sa Kongres at sa Senado hanggat hindi napapaamin ang protektor ni Kataroha na bumabaliktad at paiba-iba na ang kanyang testimonya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang mga script na binibigay ay hindi na umuubra sa panibagong taktika nga ng ginagawa ng ating kongregista na talagang binabatikos ang mga pulpolitiko na ito dahil nga sa kababalaghan na nangyari di umano sa Bucor Bilibid. Na ikinabuti naman ni DJ Bantag dahil nalaman talaga kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Bucor Bilibid. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan sa naging panayam nga ni General Katapang na ang mga nawala at temporary na tinanggal sa loob ng Bucor Bilibid ay ibabalik ito sa mga preso. So ibig sabihin mga kaibigan, talagang may mangyayari na naman kababalaghan at walang pagbabago. Kaya ngayon ay talagang wala na silang tiwala at wala nang naniniwala kay Katapang at kay Remulla sa kanilang kredibilidad. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Binubulsa na lang nila! Naku! Kaya kayo yumayaman eh! Ha? Kaya kayo yumayaman! Bigla lang kayo nagkakaroon ng mga mansiones! Bigla lang kayo nagkakaroon ng mga magagarang mga sasakyan, mga sports car! Dahil ang lalaki ng mga budget nyo, ha? Hindi nyo naman ginagamit? Alright mga kaibigan, oh, happy Thursday po sa ating lahat. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, hayaan nyo muna akong bumati. Ha? Mamaya, magagalit na naman kayo sa akin. Sasabihin nyo, puro naman bati. Oh, babati muna tayo. Alright? First of all po, babatiin lang natin yung ating mga mahal na mga OFW. Na siyempre, sila nag-buwis ng buhay, no? Ay nagtatrabaho sa ibang bansa para po sa kanilang mga pamilya, no? At of course, ang mga OFW mga kaibigan, sila po yung bagong bayani dahil sila po ang nakatulong sa Pilipinas. Okay, malaking tulong po nila sa ang laking tulong nila sa Pilipinas, kaya palakpakan po natin guys ang ating mga OFW. Kasi kami naging OFW din kami mga kaibigan eh. Mga ex kami, mga ex OFW. Ayun. Alright mga kaibigan, mag-ingat-ingat po tayo no kahit itong Thursday night natin dahil maulan po. Meron po palang parating na bagyo no. Ayaw ko lang ano pa pangalan ng bagyo. Sinong nanood ng balita kanina? Nakalimutan ko kasi manood ng balita. Naka-focus ako dito sa hearing eh. Alam ko may bagyo eh, no? Ewan ko lang kung saan tatama yung bagyo. Kung dito ba sa south o papunta ba ng north. Basta po, mag-ingat-ingat po tayo guys ha, kasi bumalik na naman yung tag-ulan, no? Maulan na naman. Alam naman natin, mga ilang araw na lang ay back to school na po, no? Ewan ko ba kung kailan magpapasukan, ganyan naman, ang lakas ng ulan. Sus, balik na naman tayo sa baha-baha nito. Kaya mag-iingat po tayo mga kaibigan, yung mga kababayan natin na nakatira po sa mga bahain na lugar. Okay, mag-iingat-ingat po tayo. Alright, so babati muna tayo guys ha, bago natin umpisahan no, itong ating mga maiinit na issue ngayong Thursday night. Ayan, buwis ng mga taong mamayan. Oh, tama kayo, Beauty Galvan. Mga ano talaga sila? Mga gaham sa pera. Ayan, si Faith Idela Maligad. Ayan, Goring. Ay, si Goring! Sa Cagayan pala ang tama. Ayun, sabi ni ano ni Fesay Dela o sabi din ni Maricor Santiago. Si Bagyong Goring pala. Batanes, ayun, yun na naman. Batanes na naman. 'Di ba nung nakaraan, ano din 'yun, Batanes din 'yun, guys.
Russian, hoy bossing, kumusta ka na dyan? Ayan, Salome Baksal, Sir Pudi, napapansin mo ba ang administrasyon na Newick? Parang puro bukang pera, parang budget na lang bawat department na mahalaga. Oo nga eh, alam nyo sa totoo lang guys, nung nawala po si Pangulong Duterte mga kaibigan, ang nangyari ngayon guys, parang puro pera na lang talaga sila, no? Wala po silang inaatubag kundi budget. Kasi sa panahon po ni Pangulong Duterte guys, hindi na nangyayari yan eh. Hindi nangyayari yan. Kasi pag kayo, masyado kayong atas sa budget, bibigyan kayong piso ni Pangulong Duterte. Diba? Pero ngayon, puro pera. Puro pera ang inaatubag. Ang bibilis nila pag sa budget na. At masyado silang sip-sip, no? Makaramihan dyan, mga sip-sip. Pagbigay na ng budget, bigla kayong bumabait. Ayan, si Luke Dumabok, ayan, si Teresa Talim, Adriana Dacula, Fesa de la Maligad, Beauty Galvan, Marites Unabia, oy si Marites Unabia, andito pala, may bagong nakatakas idol. Sharon Wapile, hello Sir Pudi, watching from Qatar, mabuhay Team Bantag, ayan, Michelle Galedo, Teresita de la Cruz, Russian, Connie Mendoza, Lichen, sino pa, Salome Baksal, Amelin Cabrera, Rosalie Banjoho, Simona Oledan. Ayan, andito palang lahat. Ay, kompleto pala tayo. Susan Abinas, hello. Good evening sa iyo dyan. Brigada Mangueron. Mm-hmm. At marami pang iba. Mamaya po, babasahin natin lahat ng mga comment nyo at mga tanong nyo. Ha? Naomi Aba Abaratike. Abaratike. Ayan, tama ba, Naomi? Pabati naman ako, sir. Ay, mega love shoutout sa iyo dyan, ha? Naomi Abaratike. Ayan. Marico Santiago, thank you so much, Sir Foodie, for updates. Ang sipag mo! Oo, masipag talaga ako. Newton Bagalio, hello po, Sir Foodie. Ayan, oh. Daming kaso at hearing pang camouflage sa mga smugglers at hoarders. Oo, no? Para para akala nila, nalilin lang tayo. Luke Dumabok. Ayan, nandito si Luke Dumabok. Good evening, Connie Mendoza. Bagalang shoutout sa Susan Aviles. Good evening! Ayan. Alright mga kaibigan, bago natin umpisan itong pinaka main topic natin, meron muna akong ipapakita sa inyo, ha? Ito, ha? Ito po guys, oh. Asa na ba 'yon? Lord Mac Riley Payabyab. Ayan, good evening sir, Foodinet. Ay, maraming salamat. Luke, sakit ba? Sakit ba o sabog? Sakit ba o sabog lang? Allergy lang di nakaalis kakain bago. Ah, allergy lang di nakatiis kain bagoong. Bagoong. Good evening to all watching here in Singapore. Remedios Oyaoy. Oyaoy. Ayan. Oy, mga taga Singapore ha. Mega love shoutout sa inyo dyan. Herenoso Faliano. Hello Sir Foodie, watching from Hong Kong. Oy, mga taga Hong Kong, kumusta na kayo? Daming hearing sa Senado pero ang ending mga hearing nga nga. Poro hingi. After ng hearing, nga nga. Oh, di ba? Elsa Holanda, good evening Sir Foodinet. Ayan po mga kaibigan. Oh, ayan ha, diretso na tayo. Tuloy-tuloy na tayo guys. Umpisa na agad natin to. Naku, ito na. Oh, ito yung una nating update. Okay, may papakita lang ako sa inyo ha. Dahil po ito pong balita na to guys, ay relevant po ito sa mga nangyayari ngayon. Especially po, sa mga revelasyon or mga pasabog po ni Cataroja. Alright? Kung natatandaan nyo mga kaibigan, ang sinabi po ni Cataroja ay meron din pala nakatakas na. Prior pa sa pagtakas ni Cataroja, guys, meron na rin palang marami na rin palang nakatakas na or pinatakas. Either way, no? Ganun yung pagkasabi niya eh. Ganun yung pagkakaintindi ko, parang pinatakas or tumakas. Parang ganun. Pero take note guys, maximum bilibid yan. Maximum bilibid. So sa balita na to mga kaibigan, dito ako naniniwala guys, na meron pala talagang nakatakas. Grabe guys. Ito ha, panoorin nyo. Mac, ito na naman tayo. May nakatakas. Paano ba nakatakas ang tatlong PDL na ito? Aga, ayaw pang magbigay ng detalye ang Bureau of Corrections kung paano nakatakas ang mga preso kaninang madaling araw.
Pero ayon sa Muntinlupa City Police, alas 2:55 sila nakatanggap ng tawag mula sa NBP patungkol sa pagpuga ng tatlong persons deprived of liberty mula sa maximum security compound ng NBP. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation sa ngayon ng mga otoridad laban sa mga armado at mapanganib ng mga PDL na nakatakas kaninang madaling araw. Inilala ang mga nakatakas na sina Arwin Villas Abayo, 35 anyos na may kasong murder at attempted murder, Dracilo Yosores Falcon, 34 anyos na may kasong robbery with homicide at pending na double murder case, at si Pacific Villarus Adlawan, 49 anyos na may kasong frustrated homicide at pending homicide case. Ayon sa initial na investigasyon ng... Ayan mga kaibigan, no, tingnan nyo yung mga pangalan na yan. Naka-flash po sa screen nyo guys. Hello Mirasol Ison, kumusta ka na dyan? Ayan. Ayan o, naka-flash sa screen nyo. Yan yung mga pangalan mga kaibigan. Alright, baka nagtaka kayo ha. Baka sabihin nyo, Foodinet, kailan ba nakatakas yan? Okay, hindi po ito ngayon nakatakas ha. Hindi ngayon. Ito po ay nakatakas guys. Ano lang no, mga 9 months ago. Panahon din to ni ano ni Katapang mga kaibigan. So, ang ibig sabihin dito mga kaibigan, meron na palang nakatakas na mga notorious. Kung natatandaan nyo guys, umamin po si Kataroha. Nagkaroon po ng secret meeting guys, itong si Kataroha, kasama po si Senator Tolentino at kasama din si Senator Padilla. Nagkaroon po sila ng close van hearing no sa loob ng van. So may inamin po si Kataroha, 'di ba? Sabi ni Senator Tolentino, may inamin siya. Ang sabi po ng Kataroha, may pinatakas tatlong notorious. Kaya ang sabi po ni Senator Tolentino, guys, nakakatakot naman 'yan. So parang ang ibig sabihin nun mga kaibigan na parang ang hirap paniwalaan eh, kasi ang sabi po nila, guys, mahirap daw talaga makatakas sa maximum. Yan ang sabi nila, ha? Mahirap daw talaga makatakas sa maximum. Pero may nakatakas daw isa, si Kataroha. Yung pala, hindi naman pala talaga isa. Ito, tatlo yan, guys. Yan yung mga pangalan na nakatakas. Ibig sabihin, totoo nga na merong mga notorious. Ngayon, ang tanong, saan na itong tatlo na to? Kasi hanggang ngayon, mga kaibigan, nag-search ako sa mga balita, guys. Hindi pa natagpuan itong tatlo na to. At hindi pa bumalik. Buti nga si Kataroha bumalik eh. 'Di ba? Eh itong tatlo na 'to, parang hindi natin alam kung ano saan ang mga whereabouts nito. Kaya po delikado mga kaibigan. Napaka-delicate, guys. Kaya ako naniniwala talaga ako sa sinabi po ni Senator Tolentino na kailangan talaga action dito sa Bilibid. Ngayon, kaya nga, di ba ang gusto natin guys, palitan lahat. Lahat ng andun, palitan. No? Lahat. Baguhin na sila. Kasi hanggat andyan sila mga kaibigan, hindi natin alam eh. Baka yung mga galamay dyan, naiwan pa dyan sa loob. Kasi marami pa rin mga hindi natin alam ha. Ito ha. Mga allegedly na mga jail guards po. Di ba? Sinabi naman niya sa hearing eh. Hindi naman galing sa atin yan. Ang sabi sa hearing, yung mga jail guards dyan, may connivance sa mga PDL. Kaya delikado mga kaibigan. Di ba? Kaya nga pinakita ko sa inyo to eh, kasi relevant po ito sa mga nangyayari ngayon, especially po kay Kataroha. Kasi ibig sabihin, totoo yung sinabi niya. Na marami na pala talagang nakatakas, or pinatakas. Tinlupa City Police, nagro-robbing umano ang dalawang bureau personnel sa NBP East Building nang makarinig sila ng mga putok ng baril sa loob ng gusali. Doon na nila umano nakita ang bintana na nilagarit nila kung saan dumaan ang mga tumakas na PDL. Tatlong guwardiya ng bureau at isang PDL ang sugatan matapos umanong barilin ng mga pugante. So ibig sabihin nagkaroon po ng sagutan, no? Oo. Dapat ang tanggalin yung mga opisyal. Oo. 'Yun ang sinasabi ko. Ang tanggalin yung mga opisyal.
kasama na yung mga jail guards, pati yung official tanggalin. Kumbaga lahat guys tatanggalin, tapos papalitan ng bago. Katulad nung ano, Bucor chief, palitan din yung Bucor chief. Pwedeng ipalit dyan si Eleazar, di ba? Si General Eleazar, o pwede siyang ipalit dyan. Tapos yung mga jail guards, palitan din. Para bago talaga. Wala po siyang naiiwan na bakas. Kasi katulad dito mga kaibigan, meron pala talaga nakatakas na tatlong ano, mga notorious. Na akala natin parang kwento-kwento lang ni Cotaroja eh. Yung pala, meron pala talaga. Oo, di ba Elsa Holanda? Tama, naalala ko yan. Naalala ko yan sinabi ni Tevez na meron pong pinatakas. Dahil parang yun po yung mag-ano para iano yung mga Tevez. Ano, naalala ko yan. Oo, yun talaga dapat ang tanggalin, Russian. Siya dapat ang mauna. Agad namang isnugod sa ospital o sa ospital ng Muntinlupa ang mga biktima. Kinilala ang mga Bucor officials na sina Correction Senior Officer 1 Angelito Marquez, Correction Officer Mark Joseph Persons, at Correction Officer 1 John C. Dagonas na mga biktima. Angkor o aga sa ngayon patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad sa mga tumakas na PDL. Nanawagan naman ang Bucor sa sino mang makakakita sa mga preso na agad itawag o i-text sa kanila ang kinaroroonan ng mga pugante sa Bucor hotline 0917-804-9362 at 0918-600-1081. And muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mac Cordova. Ayun po, mga kaibigan, ang ating updates. Grabe, no? Ibang klase, guys, no? Talagang matindi na po, no? Nakakatakot na talaga. Hay, nako! O, ito po, panoorin po natin si Senator Padilla, guys, no? Ito po yung pahayag niya, mga kaibigan. Patungkol po sa pagtakas ni Cotaroja. Eh, ikaw ba? Ito po yung papanoorin natin, mga kaibigan, kay Senator Padilla po. Aalamin natin guys, no? Kasi marami pong lumalabas ngayon ng mga balita-balita, no? Mga umuugong-ugong po ng mga balita-balita guys na itong pagtakas po or ang pagpuga, no? Pagpuga ni Cotaroja, mga kaibigan, ay ito ba'y may tongpats? Ibig sabihin ng tongpats, kung meron bang, may ganun ba, ha? May pera involved ba dito? Kaya po siya pinatakas or nakatakas or ewan ko, ano bang, paano ba sabihin yan? Sabihin na lang natin, pinatakas para maganda. So, ngayon mga kaibigan, pakinggan po natin si Senator Robin Padilla. Alright? Kasi po, yung tatlo na nakatakas mga kaibigan, ha, yung tatlong notorious na nakatakas, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nila natagpuan? Diba? Ibig sabihin, ano to? Baka nakabalik na sa bilibid, hindi natin alam. Baka nakabalik na or palabas. Labas-pasok lang sa bilibid. Parang ganun yun, eh, no? Hindi natin alam eh. Siguro pag may mission, papalabasin. O tapos pag nagkagulo, papahuli. Ibabalik sa Bucor. Parang ganun. Di ba? Parang ganun lang. Simple lang ganun. Kasi syempre, galing na sila sa loob eh. O. Tapos, kunwari, papakawalan sila. O, may mission kayo ha? O, di ba? Parang ganun yan eh. O, tapos, pag natapos na yung mission nila, accomplished na, mission accomplished. O, anong gagawin? Balik na kagad sila sa Bucor. Parang ganon, no? Parang ganon yung story dyan, eh. Parang movie lang. Diba? Ang tanong, magkano kaya ang tongpats? Ito po, panoorin po natin si Senator Robin Padilla. Oh, Senator, ay naniniwala doon sa mala Tom Cruise na versyon ng nakatakas na preso na siya daw ay nasa ilalim ng truck ng tumakas o bilang isang nagsilbirin ng panahon dyan sa National Bilibid Prison, tingin nyo ba ay tongpats ang dahilan kung bakit siya ay nakatakas? Pwede po natin ilagay sa ganitong usapin na attorney kasi po una po sa lahat, nung ako po ay nakulong dyan ng 30 kalahating taon.
wala po akong nabalitaan na nakatakas sa maximum na nabuhay. Talagang lahat po dyan namatay talaga. Wala pong, walang nakaligtas dyan. Kahit yung isang dating sundalo po na nakipagbari lang pa dyan, natepok din po yun. Kaya po noong nagsasagawa po ng hearing, hindi po talaga ako makapaniwala. Kaya po ako ay nag-suggest kay Senator Tolentino na gumawa po ng reenactment. Kaya po nung pinakita naman po yung reenactment, nakita naman din po ng mga media na talagang nakikita naman siya. Kitang-kita yung kanyang uniforme, magaling po siya talagang lumusot. Talagang ako ay believe dahil talagang naipasok niya yung sarili niya in sa 8 segundo lang po, naipasok niya yung yung sarili niya doon sa ilalim ng truck. Pero noong pong nilagay yung salamin at sinilip ng mga gwardiya doon sa gate, nakita po yung nakita siya doon sa ilalim ng truck. At ang tinatanong ko din po doon sa ating mga opisyal sa bureau, kung pwede ba nating patakbuhin itong truck hanggang doon sa sinasabi niyang siya ay tumalun na, bumaba na at nagtatakbo na papunta ng, sa mga jeep at sumabit. Approval pa po yata yun, yung ganung klaseng reenactment. Pero sa akin pong palagay talaga, pero siyempre po, aantayin ko yung dalawang, mingi po ng dalawang linggong palugit ang Bureau of Correction para mag-submit po sila ng report nila. Siyempre po, ayoko naman po silang pangunahan, ayoko rin pong pangunahan si Senator Tolentino dahil siya po ang chairman ng committee na yan na kumahawak po ng justice and human rights. Pero kung ako po ang tatanungin po ninyo talaga, kung paano niyo po tinanong, attorney, my senator, talagang hindi po ako makapaniwala. Sabi ko nga po, parang itong pelikula talaga na may pambihira po talaga yun. Hindi po talaga ako makumbinsi. Pero siyempre po, aantahin ko po yung report ng Bucor at ni Senator Tolentino. Mukhang pang-famas po talaga yung testimony nung nakatakas na yon, no? Pero bilang isang nagkaroon po ng karanasan dyan sa Bilibid, no? Ano ba sa tingin nyo ang mga reforma na dapat simulan natin dyan sa Bilibid? Dahil yan talagang kinakailangan natin. Obviously, ang teorya natin ay nagkaroon ng lagayan, kaya nakatakas yan. No? So, naririnig din po natin yung pagpasok ng droga, yung kalakalakan ng droga, nandyan pa rin. Kayo po talaga ang nasa posisyon para magbigay ng kanyang opinion para maayos lang sistema dyan sa National Bilibid Prison. Saan po tayo magsisimula pagdating sa reforma? Opo, ang pakiusap ko po lagi sa kanila, my senator, lagi kong sinasabi sa kanila, pati po doon sa pagdinig. Alam nyo, sabi ko, ang United Nations merong guidelines sa prisoners. Dapat sundin natin yon. Una, diyan ka po, yung magandang kalulugaran nila. Meron silang magandang selda, meron silang oras para magpahangin. At higit sa lahat, hindi sila overpopulated. Ang nangyari po kasi sa ating Bilibid, yan pong naandyan sa New Bilibid Prison, noong ako po ay nandyan, ang karapat dapat lang po na bilang ng mga bilanggo dyan, nasa 6,000 lang po. 4,000 sa maximum, 2,000 sa medium. Pero nung nandyan po ako, 10,000 na kami. Ngayon po, ang population po dyan sa Bilibid, nasa 30,000 na po. Kaya po sana maintindihan nitong ating mga mambabatas na katulad ko na kailangan natin ayusin ang prison system natin. Kasi yung prison system natin, pangalan lang ang naiba. Kasi dati, Bilibid Prison, National Penitentiary. Ako, talagang parurusahan natin yung mga tao dyan. Pero ngayon po, Bureau of Correction na. Dapat may rehabilitation. Dapat medyo sumasabay na tayo sa guidelines ng United Nations. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na rehabilitation kung yung tao natutulog na nakatayo? Paano? Buryong na yan. Alam niyo po yung buryong, kumbaga wala nang pumapasok sa isip niya kung hindi tumakas na lang, magloko, magsira ulo, nawalan ng pag-asa sa buhay. Talaga pong gagawa ng kalokohan yan. At ang isa po talaga dyan na dapat pong pagtuunan ng pansin, huwag pong isama yung mga
hardcore criminals doon sa mga petty criminals. Yan po, matagal ko na pong advocacy yan kasi hindi ko maintindihan bakit yung mga drug pusher na yan, yung mga drug lord na yan, hindi ko maintindihan bakit yan isinasama sa Bilibid. Dapat yan ibakulungan yan eh, dapat yan naka-isolated yan, walang contact kahit saan. Kasi yung mga yan, nabubuhay yan sa contact. Isipin nyo, ilalagay nyo yan sa Bilibid, nandun lahat ang mga pwede nilang gawing army. Eh di pag dumating ang drug lord doon, i-employ niya lang lahat yung mga tao doon. Eh sa National Bilibid Prison, sir, sama-sama na po dyan. Magmula Luzon, Visayas, Mindanao. Eh di pag nakulong yung drug lord dyan, meron na agad siyang network, meron na agad siyang satellite dahil nandun lahat ng mga tigas, nandun lahat ng mga siga. Akalain mo isama sa kanya. Eh yun po, sana pag-isipan na mabuti. At ito po, meron po tayong panukala dito na matagal na rin po ito, nakakulong pa ako, pinagtulungan na po namin ito ni General Binarao na sana maging regionalized na po ang Bilibid. Sana yung mga nakakulong sa Mindanao, doon na lang sila sa Mindanao. Yung mga nakakulong sa Visayas na lang sila. Yung nakakulong po sa Luzon na lang po sila. Kasi yung mga dalaw po nila, mahihirapan po yung bumiyahe. Mahirap pong magbago ang isang taong walang dalaw. Yan nga pong tumakas na si Michael, ang unang sinabi po sa akin, wala siyang dalaw, kaya siya tumakas. Eh siyempre, alam niyo po, nandun din po yan sa United Nations na guidelines, yung dalaw. Yun lang po sana, maintindihan po nung ating mga kababayan na yung paghihigpit, dapat po yan doon sa mga dapat higpitan. Doon po yan sa mga talagang criminal talaga, mamamatay tao, massacre, drug lord, gambling lord, yan talaga po yan. Dapat mayroong sariling kulungan, maximum po talaga yan, na walang kahalo na ibang kaso, talagang sila lang ang mga nandun. Isipin nyo yan, isinasama nyo. Pambihira, hindi ko maintindihan yung ganyang logic talaga. Isasama doon sa mga petty criminals. Senator, huli na lang galing sa akin, no? Nung minsan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na dumulog sa Korte Suprema sa ngalan ng isang British national, no, na Albert Wilson, na para magkaroon ng deklarasyon na yung kondisyon sa Muntinlupa ay torturous. No? Hindi tayo napagbigyan ng Korte Suprema, pero sa inyong karanasan, tama ba ho si Albert Wilson na torture na makulong sa Bilibid? Sa maraming usapin po, lalong-lalo na po sa dami po ng populasyon, talaga pong torture. Kasi alam niyo po, may senator, nung panahon na ako'y nakakulong dyan, kalahati lang po ang natutulog. Yung kalahati po, nakaupo. Kasi sa sobrang puno po ng selda. Ganun po, yung mga unang pinatutulog po dyan, yung matatanda, yung mga may sakit. Pagdating po ng bukas ng selda, lalabas sila, yung mga matutulog naman po, yung hindi natulog. Sa loob po ng CR, may natutulog. Meron po dyan mga bagging, meron po dyan mga hamok. Yun po ang number one na torture po dyan. Yun po yung, alam nyo, pagka hindi ka nakakatulog, parang meron pong tawag dyan sa torture na yan, sleep deprivation. Kahit hindi ka po direktang tinotorture, pero parang ka na talagang tinotorture. Yun lang po talaga, kailangan po talaga maayos po yung kanilang kulungan. Ayan po, si Senator Robin Padilla, mga kaibigan. Ang ganda po ng kanyang panayam, no? Yung sa panahon po niya, mga kaibigan, nung nasa pihitan po siya, guys. Ilan pa lang sila noon? Nasa mga 10,000 lang siguro sila, no? Ganun pala, konti lang po. Yung sa panahon po ni Robin, guys, nung nakakulong siya, konti lang po ang population noon, mga kaibigan. Sabi nga niya, 'di ba, nasa mga 10,000 lang. Pero ang kwento niya, meron pa ring hindi natutulog, kalahati pa rin hindi natutulog. Yung iba natutulog sa banyo, yung iba nakatayo lang matulog. Ibig sabihin, guys, kahit sa panahon po ni Robin, mga kaibigan, talagang meron na po talagang sobrang ano, no? Ewan ko lang ha, kasi nga sabi niya 10,000 lang yung panahon niya. Ngayon 30,000 na yung population ng NDP. So ibig sabihin, guys, kahit dati pa, wala na talagang sigurong ayos yan. Kasi nga, wala. Kaya nga kailangan ng matapang na leader.
Well, mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan kung gaano nga ba talaga kawalang kwenta ang batas ng Pilipinas. Ito ang banat ng maraming netizen. Dahil ang mga hustisya ay para lamang sa mayayaman, matatandaan natin pag mahirap ay makukulong at mapaparusahan. Ngunit ang ginagawa ng mga pulpolitiko na ito, kahit harap-harapan nagnagnanakaw sa kaban ng bayan, ay wala pa rin ginagawa ang administrasyon na ito. Kaya naman banat ng maraming netizen na talagang sangkot di umano si Kuting ng Norte at Lisa Smags. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.